Okay, so share ko sa inyo to guys, no? Sa mga hindi pa nakapag-register sa Smart Token Tech SIM Card Registration guys, no? Ay samahan niyo ako mag-register online sa Smart Token Tech SIM Card Registration guys. Okay, so sa video tutorial na ito guys ay papakita ko sa inyo kung paano mag-register ng Smart Token Tech SIM Card sa website ng Smart guys, no? Okay, so simulan natin guys. Okay, so para makapag-register tayo guys ng ating Smart Token Tech SIM Card guys, ay gagamit tayo guys ng Google Chrome browser natin guys. Okay, so kung makita nyo guys, no, ito yung Google Chrome browser ko guys. Yan, so i-click natin yan. Okay, so pagdating natin dito guys sa Google Chrome browser guys, dito sa search engine guys, no. So i-search lang natin dito guys yung Smart SIM Registration guys. So type lang natin Smart SIM Registration. Yan. So yan lang yung i-type natin guys, no, sa search engine natin guys. So ngayon guys, i-browse natin guys, no. Yan. Okay. So pag-browse natin guys, ay ito yung lalabas guys, no. So makita natin dito guys yung unang site nito guys, yung Smart SIM Registration nito guys, no. Yan. So palagi lang niyo tandaan guys na meron ditong SIM rig. Ibig sabihin guys, ito yung Smart SIM Card Registration guys. Okay, so para makapag-register tayo guys ay i-click natin guys yung link guys, papasok tayo sa link guys, no. I-access natin yung link guys. So hintayin lang natin guys, no, naglo-loading siya guys. Yan, so nagpa-process na siya guys, yan. Okay, so pag-click na pag-browse natin guys ay ito yung lalabas guys, no. So dito tayo guys sa home ng site guys. Nakalagay dito guys, register your SIM in 3 easy steps. Yan. Okay, so para makapag-register tayo ng number natin guys, ay scroll natin pababa guys, no. Yan. So pag-scroll natin pababa guys, makita natin dito guys yung start your registration here. So may nakalagay dito enter your mobile number. Yan. So dito guys, yung ilalagay natin dito guys, kung yung number niyo guys ay 09181, ay tatanggalin niyo guys yung 0 guys, no. Yung maiwan na lang guys ay yung 9 na lang guys, no. Yan. So halimbawa guys, no. So sa akin guys, i-type ko muna yung number ko guys, no. Yan. Yan. So sa akin guys, hindi ko na nilagay yung unang 0 guys, no, kasi meron na siya guys +63, meron na siyang Philippine sign number nito guys, yan. So hindi na natin kailangan ng 0 guys, no. Yan. So pagkatapos natin ng fill up ng interior mobile number guys, or pagkatapos natin lagay ng interior mobile number, i-click lang natin guys yung box na ito guys, no. Yan, ito yung box na ito guys. So sabi dito, I have read and understood the terms and condition and acknowledge Smart's privacy notice. Yan. So ngayon guys, i-click natin guys yung box na ito guys para maka-verify tayo guys, makakuha tayo ng OTP guys, no, or yung one time password guys. So ngayon guys, para ma-verify na yung number natin guys, ay i-click natin guys, no, yung SIN OTP na ito guys. Yan, so click natin yung SIN OTP na ito. So pag-click natin ng SIN OTP guys, ay merong mag-message sa atin guys na one time password guys, no, or tinatawag na OTP para sa ating Smart registration guys. So ngayon guys, yung gagawin natin guys ay magpunta lang tayo guys sa ating message. Yan, at i-copy natin guys yung OTP or yung one time password. Yan. So 6 digit yan siya guys, no. So i-copy ko lang. Yan, so ito siya, copy ko lang. Yan. So balik ako doon, i-paste ko lang siya doon. Yan. So ngayon guys, nakuha ko na yung OTP ko. Ngayon guys, ay ilalagay ko dito sa baba guys, no, sa please enter the OTP sent to your mobile number. So i-paste ko lang dito guys. So 1 2 3. Yan. Yan, so yan yung OTP ko guys, no. 6 digit number lang yan siya guys. Okay. So para ma-verify natin guys yung number natin guys, ay i-click natin guys yung verify OTP na ito guys. Yan. Ito guys, no. Click lang natin guys yung verify OTP. Yan, so click natin yan. Yan, so pag-click natin guys ay ito yung lalabas guys, no. Success. Your mobile number was successfully verified. Yung gawin natin dito guys ay click natin guys yung okay guys, no. Yan. So na-verify yung number natin guys. So click natin yung okay. Next tayo sa susunod na steps.
Okay, so pag-click natin guys ng okay guys, ay ito yung lalabas guys, no? So, nandito na tayo guys sa step 1 guys, no? So, step 1 tayo. So, dito sa step 1 guys, ay meron ditong type of registration guys, no? So, para makita natin guys yung type of registration guys, i-click lang natin guys yung arrow na ito guys, no? Yan, click natin yan. So, dito sa type of registration, meron ditong apat na type of registration. So, una dito ay I am registering a newly bought SIM. So, kung bagong SIM nyo guys, bagong bilhin nyo sa tindahan, so, pwede nyo piliin yung type of registration na ganito guys, no? So, pangalawa, I am registering my old SIM. So, kung ang inyong SIM card guys ay dati pa nyong ginagamit guys, so, pwede nyo piliin to I am registering my old SIM. So, sa akin guys, dati ko pa ginagamit ito guys, kaya yung pipiliin ko guys, I am registering my old SIM. Okay? So, dito naman sa baba guys, dito sa baba, yung pangalawa na ito, puro pang minor ito siya guys, no? Okay, so dahil saan guys, matagal ko ng SIM card, ang pipiliin ko dito guys ay I am registering my old SIM. So, click natin yung I am registering my old SIM. So, click natin yan. Yan, so pag-click natin ng type of registration, so next naman tayo dito guys sa customer information guys sa baba. Yan, so makita natin dito, so nationality, so Philippines tayo. So, ID card. So, next tayo dito sa ID card. Sa ID card, guys, ay magpili tayo ng valid IDs natin na isasubmit dito, guys, no? So, yung tinatanggap nila ng mga IDs, guys, ito yung Philippines Passport, Social Security Service, tsaka Driver's License, tsaka Professional Regulation Commission, tsaka Voter's ID, tsaka Unified Multipurpose Identification Card, 10, Taxpayer Identification Number, PhilHealth ID, Postal ID, Bureau of Internal Revenue ID, tsaka Firearms License to Own, and Passes ID, Passes Win Poses. Yan. So, madaming pagpipilian dito guys, no? So, dagdag dito din nila dito, pwede rin tayo magpasa ng government service insurance system, or ano to? System e-card, tsaka sa dito sa Integrated Bar of the Philippines ID at National Bureau of Investigation Clearance, other valid ID or document with photo, Overseas Worker Welfare Administration ID, tsaka Person with Disabilities Card, tsaka Philippine Identification. Yan. So, ito yung mga ID na... So, meron pa pala dito guys, Police Clearance, tsaka sa Senior Citizens Card. So, ito yung mga ID guys na pwede nating isubmit guys, no? So, madami naman tayong pagpipilian guys, no? So, sa akin guys, yung gagamitin ko guys, dahil meron naman akong driver's license, so ito yung gagamitin ko guys, driver's license guys, no? So, click ko lang yung driver's license. Yan. So, naglo-loading lang siya guys, no? Yan. So, okay na yun siya guys, meron na tayo ditong napili sa ID card. Yan. So, next tayo dito guys sa ID card verification take photo. So dito sa ID card verification guys, take a photo guys. So kailangan natin picturean yung ating ano guys, no? Picturean natin yung ID natin. So kailangan guys yung ID natin ay maliwanag at nababasa yung mga words guys, no? Yan, at mga number guys, okay? So para maka-upload tayo guys ng ID guys, i-click lang natin guys yung take a photo. So, click natin ng take a photo. Yan. So, naglo-loading siya guys, no? So, hintayin lang natin guys. Yan. So, kapag ganito guys, yung lumalabas guys, failed to access the camera, got it, or kung ano pa man guys, ibig sabihin guys, ay meron kayong isang permission guys sa Google Chrome ninyo guys na naka-off guys, no? So, kailangan natin i-on guys, no? So, para i-on natin, i-back muna natin guys, no? Labas muna tayo. Yan, so pagkalabas natin guys, makita natin guys yung Google Chrome browser natin guys, no? So ang gagawin natin guys sa Google Chrome browser natin guys ay i-hold natin ng 5 seconds guys, no? So 1, 2, 3, 4, 5 at lalabas yung app info na ito, yan. So click natin yung app info guys. So pagkakalam ko guys ay meron tayong permission na naka-off guys, no? So pagpunta natin dito sa app info guys, hanapin natin guys yung permission. So click natin yung permission guys, no? So, alam ko may naka-off. Yan. So, kung makita nyo guys, no? Meron tayong naka-off dito, guys. So, kailangan nating i-on yung location natin. Kasi ito yung
naka-off na permission, guys. So click natin yung location. Yan. Tapos back tayo, guys. Yan. So pagka-back natin, guys, balik tayo dun ulit sa site, guys, no. So click natin ulit yung Google Chrome browser natin. Yan. So click natin, guys, yung got it, guys, no. Yan. So click natin got it. Yan. So hintayin lang natin, guys, no, nag-loading siya, guys, no. Okay, so hintayin lang natin, guys, no. Nag-loading lang siya, guys. Okay, so pag-click natin, guys, ay ito yung lalabas, guys, no. So click lang natin okay, guys, no. Yan. So click natin okay. Yan. So pag-click natin, guys, ng okay, guys, ay okay na siya, guys, no. Yan. So pwede na tayo, guys, maka-upload ng upload valid ID. Yan. So dito, guys, no. So kailangan lang natin i-on yung permission natin, guys, no. Kailangan natin i-on lahat para maka-access tayo or maka-upload tayo dito, guys, sa upload valid IDs. So ngayon, guys, ay mag-upload na ako, guys, or mag-picture ako ng aking driver's license. So para maka-upload tayo, click na natin ito, yung guys, yung upload. So take note pala, guys, no, maximum of 5 MB or 5 MB accepted file type. So yung tinatanggap nila na ano, JPG, JPEG, PNG. So yan yung tinatanggap nila, guys, na mga file, guys, no. Okay. So para maka-upload tayo, click na natin yung upload. So hanapin ko lang yung sa akin, guys, no, yung ID ko, guys. Naka-picture na kasi ako ng ID ko, guys, no. Yan, so yan yung akin. So yan, upload na siya. So hintayin lang natin, guys, no, uploading na siya, guys. Yan, so naka-upload na ako, guys. So meron na akong upload valid ID. Next naman tayo dito, guys, sa upload selfie. So dito sa upload selfie, guys, so kailangan, guys, na maliwanag lang yung pagka selfie natin, guys, no, para makita natin yung mukha natin, guys, no. So para maka-upload selfie tayo, click lang natin yung upload. So same lang siya, guys, no. May 5 MB siya, tsaka yung sa file types niya, guys. So click lang natin yung upload, guys, no. Yan, so pag-click natin ng upload, so hanapin natin, naka-selfie na kasi ako kanina, guys, no. Yan, so yan lang yung sa akin, guys. So upload ko lang. Yan, so hintayin lang natin, guys, no. Yan, so naka-upload na ako, guys, no. So meron na ako dito sa upload valid IDs, tsaka meron ako sa upload selfie. Okay, so next naman tayo dito sa baba, guys, no. So dito sa baba, guys, kailangan lang natin yung ID card number natin sa driver's license natin. So i-type ko muna yung ID card number ko sa driver's license ko, guys, no. So yan, guys, no, nalagay ko na yung sa akin yung ID card number ko, guys, sa driver's license ko. So next naman tayo dito, guys, sa first name natin, guys, no, sa baba, guys. So ilagay lang natin yung first name natin. Yan, dito, tsaka yung middle name natin, guys. So dito, guys, sa middle name, guys, dapat full name talaga yun na middle name, guys, no. Yung bawal yung initial, guys, no. So kung wala naman yung middle name, guys, so pwede naman yung lagyan, guys, yung click niyo, guys, yung box na ito, guys. I have no legal middle name. So kung wala kayong middle name, guys, no, so pwede niyo i-click yung box na I have no legal name. Okay? So kapag okay na tayo diyan, so next naman tayo dito sa last name natin, guys. So last name natin, i-type lang natin dito, guys, no. Okay. So pagtapos natin sa last name, dito naman tayo, guys, sa birth date natin, guys. So sa birth date natin, guys, so dapat, guys, mag-match sa ID natin sa at ilalagay natin dito, guys, no. So match sa ID, match din dito sa info natin na nilagay or na-type natin dito, guys. So para maka-type tayo, guys, ng birth date, i-click lang natin, guys, yung arrow niyan. Yan, okay? At next naman tayo dito, guys, sa sex natin. So dito sa sex, guys, or sa gender natin, so kailangan din natin, guys, mag pilapan natin to, guys. Okay? So kapag okay na siya, guys, i-click lang natin, guys, yung next na ito, guys, no. Click lang natin yung next na yan. Kapag napilapan niyo lahat ito, guys, no. Okay. So sa akin, guys, pipilapan ko muna. So ito yung sa akin, guys, no. Natapos ko na siya pilapan, guys. Sa dito, guys, sa ating customer information. Okay, so kapag okay na yan siya, guys, napilapan natin lahat, oh, naka-upload na rin tayo ng valid IDs natin, upload na rin tayo ng selfie natin, at dito sa baba sa information natin.
Okay, so pag okay na yan siya, guys, i-click naman natin, guys, yung next na ito, guys, no? Yan. So, click lang natin yung next. So, make sure, guys, na tama yung pinilapan nyo dito sa form na ito, guys, no? So, click lang natin yung next, guys, no? Yan. Yan. So, naglo-loading yan siya, guys. Okay. So, step 2 naman tayo, guys. So, dito naman tayo, guys, sa step 2, guys, no? So, step 2 natin, address information natin. So, kailangan natin pipilapan nito, guys, no? Present or official home address. Yan. So, street, village. Kailangan ipilapan natin yan kung meron kayo. Unit floor, tsaka sa building natin. Yan. So, kung wala naman kayo, guys, wala kayong dito, wala kayong ano, wala kayong, hindi nyo alam yung house lot number, street, village subdivision, unit floor, building, ay wala namang problema, guys, no? Basta yung mapipilapan natin dito, guys, ito yung may red nito na address nito, guys, no? So, ibig sabihin, guys, ay kailangan natin ipilapan to issue, guys. Yung sa taas na ito, guys, so, optional na ito siya, guys, no? Kapag hindi nyo alam yung, guys, yung hindi nyo kabisado yung mga house lot number nyo, guys, no? So, sa akin, guys, pipilapan natin to, guys, yung province na ito. Yan. Tsaka city municipality. So, kailangan natin pilapan yan. At yung barangay. At yung, syempre, yung zip code natin, guys. Kung hindi nyo alam, guys, yung zip code nyo, guys, pwede kayong magtanong sa inyong lugar or pwede nyo search sa Google, guys, kung saan lugar kayo, guys, at kung ano yung zip code ng lugar nyo, guys, no? Okay? So, kapag okay na yan siya, guys, ay next naman tayo dito, guys, sa alternate contact information. So, dito, guys, sa alternate contact number, guys, so, kailangan natin maglagay dito, guys, ng alternate contact number natin or yung ibang number, guys, para pang-reserva natin, guys, no? At next tayo dito sa email address. So, kailangan din natin maglagay ng email address para kapag mag-contact tayo or kukontakin tayo. Okay. So, kapag okay na yan siya, guys, i-click lang natin, guys, yung next na ito, guys, no? Ito yung sa baba na ito, guys. So, sa akin, guys, ay mag-fill up muna ako, guys, no? So, ito na yung sa akin, guys, no? So, sa akin, guys, napilapan ko na lahat, guys, no? Yan. Yan, napilapan ko niyan siya lahat, guys. Okay, so kapag napilapan nyo lahat niyan, guys, i-click lang natin, guys, yung next, guys, no? So, click lang natin yung next, guys. Okay, so loading siya, guys, no? So, hintayin lang natin, guys. Yan, so next naman tayo dito, guys, sa summary natin, guys, no? So, dito, guys, sa summary, guys, yan, sa step 3 na summary na ito. So, dito sa summary, kailangan natin, guys, i-check, guys, no? Kung tama ba yung pinilapan natin, guys, na mga information, guys, no? Yan. So, dito sa mobile number, check nyo kung tama yung nilagay ninyo. Tsaka sa, dito sa nationality, yan. So, lahat na information dito, guys, no? Yan. So, check muna nyo, guys, bago tayo magpunta, guys, sa pinakababa, guys. Okay? Okay, so kapag wala na kayo, guys, okay naman, guys, at wala kayong mali, guys, i-click lang natin, guys, yung dito sa baba, guys, no? Yung box na ito, guys. Itong box na ito, guys. So, basahin lang muna nyo to. Yan. So, sa akin, guys, nabasa ko na yan. At i-click lang ninyo, guys, yung box kapag tapos nyo basa, guys, no? Click lang natin yung box. Yan. So, make sure, guys, no? Make sure na wala kayong ano, guys, no? Wala kayong mali dito sa ano, sa information nyo, guys. Kaya kailangan talaga natin i-summary talaga, guys, no, kung may mali ba tayo. Yan. So kung okay naman, wala tayong mali, ay i-click lang natin, guys, yung next na ito, guys, no. So click lang natin yung next. So meron pa pala dito, guys, no, sa baba, guys, no. So kung gusto nyo, guys, would you like to receive customized offer from us? Yan. So kung gusto nyo, guys, makareceive ng customized offer, recommendation, and promotion from Smart, so i-click lang nyo yung box nito, guys, no? So i-click lang natin, guys, yung next kapag okay na, guys, no? So click natin yung next. Yan. So naglo-loading pa siya, guys, no? So hintayin lang natin, guys. So nag-text sa akin, guys, no? We have successful received your SIM registration. So kapag ito, guys, yung lumabas, guys, yan. So, kailangan natin i-screenshot to, guys, no? Ito, guys, yung reference number natin sa baba na ito, guys. So, screenshot lang natin.
Yan. In case of emergency, kailangan natin yung reference number. So, at least alam natin, guys. Okay? So, kapag ito yung lumabas, guys, you have successfully registered your SIM. You will receive another SMS once your SIM is fully activated. Please keep this control number as this will serve as your certificate of registration. So, kailangan natin to, guys, no? Kailangan na talaga natin tandaan to, guys. Kaya, kailangan natin i-screenshot ito, guys. Okay? So, kapag okay na siya, guys, so pwede naman kayo ulit makaregister ng another SIM ninyo, guys. Okay? So, ganyan lang, guys, ganyan lang kadali or mag-register ng Smart Token Text SIM card, guys, no? So, napaka-importante na ma-register natin ang ating SIM card, guys, no? Dahil ito ay isa ng SIM Registration Act para panlaban natin sa mga tinatawag na mobile phone ID crimes gaya ng text scams at mga scammer. At ang mga existing SIM card naman, guys, based sa news, ay kailangan ma-register sa loob ng 180 days na pwedeng palawigin ng 128 days. Pero mas maganda, guys, no, para matapos na at wala na tayong problema, guys, ay mag-register tayo, guys, ng maaga, guys, no. Okay? So, yan lang, guys. So, maraming salamat sa panonood. Sa mga bago lang sa aking YouTube channel, guys, no, huwag natin kalimutang i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo sa susunod nating video tutorial. Thank you, guys, and God bless sa lahat.